Hello everyone, welcome to my blog, and I hope you learn a lot of my video. Let's go! Hello guys, so ngayon tatalakayin natin kung paano mag-convert into decimal to octal and octal to decimal. So sa ating solution, maglalagay tayo ng division, quotient, and remainders. So meron tayong example dito. Kunwari, i-convert natin ang decimal to octal. So maglalagay tayo ng example number, which is ang 109 base 10, kasi ang decimal merong base 10 ang decimal, 2 base 8 din ang octal, merong 8 base ang octal. So ang gagawin lang natin dito ay i-divide natin ang 109 sa base 8, kasi papunta naman tayo sa base 8. So 109 divide 8 sa 13. Ang gagawin natin is multiplication lang natin to sa 8 times 13, which 104. So i-minus natin ang 104 sa 109, so meron siyang remainders na 5. At ang susunod is, i-divide naman natin ang quotient sa 8. So which 13 divide 8, so meron siyang 1. So 1 times 8 equals 8. Then i-minus natin ng 8 minus 13. 8 minus 13 is 5. Meron siyang remainder na 5. So meron tayong quotient na 1. I-divide natin ulit siya sa 8. So 1 divide 8. So lagi nating tatandaan na kapag malaki ang denominator kaysa sa numerator, is ang sagot niyan is 0. So sa remainder, copy lang natin ang sa numerator, then babasahin ito pataas. Ito. So magiging sagot natin ay 155 base 8. So this is the answer. So sa octal to decimal naman, is meron pa rin tayong division, quotient, at remainders. So magiging solution natin diyan ay meron tayong example number 55 base 8 to base 10. So baliktad naman, no? Magagaling tayo sa octal to decimal. Tatandaan natin, ang octal is merong base 8. Then, ang decimal merong base 10, which is 0 to 9. Then, ang octal is 0 to 7. So, meron lang 8 at 10 base. So, meron tayong example number 55. So, bakit may arrow papuntang right? Because, ang gagawin natin dyan, ito times natin ang 5 sa base 8. So, which is ang 5 times 8. Then, ang gagawin natin ano ito ay 5 times 8. Then, 5 times 8. So, meron tayong 5. Lalagyan lang natin siya ng quotient, which is 0 and 1. So, 5 times 8 times 1 equals 8. 8 times 1, 8. Then dito, 5 times 8. Remember, pag 0 ang kanyang exponent, ang magiging sagot niyan ay 1. Kahit ilang numbers pa, kahit 1 million, then ang exponent niya is 0. Magiging 1 lang yan. Then dito, gagawin natin, 5 times 8 equals 40. Then 5 times 1 equals 5. Then, ito na ang magiging sagot natin. I-add lang natin. Then, yun ang sagot. 45 base 10. Thank you, guys!